Hey guys, Jimmy here, Jabel Koy Center. Ngayong araw ay kukuha ko ng isang question at sasagutin ko ito. Itong question na ito ay importante lalo na sa koi fish breeding. Ang question na ito ay about bakit mahalaga ang pag-breed ng pure strain lang ng koi fish. So without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na mag-video kayo sa ating bagong videos. Shoutouts! Okay, shoutouts muna tayo mga fish keepers. So, ang shoutout na to si Christian Di Custo. Dagko, tagyot bro. Shoutout to next video. Happy fish keeping. Okay. Oh, shout out kay Christian Di Custo. Happy fish keeping bro. Thanks for watching and supporting my channel. Keep safe and God bless. Next na tong shout out si Grillon Mark Lasala. Pa shout out boss from Cebu City. Oh, shout out yata na mga taga Cebu City fish keepers, koi fish keepers. Shoutout din yung tanan dia mga bro, mga koi fish keepers na uli, mga amigo. Shoutout din yung dia tanan. Okay, keep safe. Thanks for watching bro. Grillon Mark Lasala, thanks for watching. Keep safe bro and God bless. Next, si Kenneth Villanueva, pa-shoutout boss, unsay gipid sa fry ni boss, dalihan na nagko, grabe. Shoutout kay bro Kenneth Villanueva, ang ipakao na ko bro. Daphniara egg yolk, hard boiled egg yolk, o kaning PO1, sinker 1, o gi-introduce na po na ko, Koi King Kwan Growth. Okay, so shout out niyo dito na bro Kenneth Villanueva, thanks for watching, keep safe and God bless. Sunod natong i-shout out si Yuki Ventura. Yuki Ventura boss, pa shout out from Tukuran, hashtag happy fish keeping. Shoutout niyo di ata mga amigo na ko diya sa Tukuran, mga koi fish keeper o mga fish keepers diya sa Tukuran. Amigo na ko diya, nagka ko mga amigo diya, tigari diri diya sa Tukuran, Sambuanga del Sur. Keep safe diya mga bro. Thanks for watching bro Yuki Ventura. Keep safe and God bless. Kung sino yung gustong magpa-shoutout to my next video, comment lang down below guys. Okay. Ito guys, ito na ang unang tanong na sasagutin natin. Tanong ni bro DJ Yuson. Ang tanong niya, sir, kulay ng kuha ko white medyo tsaka may yellowish. Din iba pag din may yellowish din ang iba. Mag-change pa ba yun sir? Kasi din nanay ng anak ay kuha ko, tapos ang tatay siro, sorry, at matupa. So ang mean niya nito, ang siguro ang mean nito niya ay koi fry niya. So ganito na koi fry development sa mga ano pa ito below 1 month old, kasi white at yellow lang ang ano normally ang lumalabas na kulay sa ganun nga stage. So tanong niya, magche-change ba? Opo, magche-change yan, kasi hindi pa nilang final colors nila. Kaso lang pag magkakal tayo, mahirapan tayo dito kung ano ang ikakal natin at hindi, kasi ano siya ay cross, kino-cross niya. Dapat kasi mag-breed, dapat isa lang isa lang ang strain. Dapat kuha ko lahat para yung mga anak nila ay siyempre madaming kuha ko na lalabas.
nakapagkakalmo, hindi ka mahirapan kasi yung mga koi fry ng kuha ko below 1 month ay ang kulay niya usually is yellowish. So maybe itong ano niya mga ano ito yellowish nakakuha ng ano trait ng mama nila. Saka yung white dito sa Shiro Utsuri. Pero ano din, usually ang Shiro Utsuri black yan pag maliliit pa. Saka ito, yung Machoba ay ugon nito eh. Ugon strain nito. So mahirap talaga pag ginocross. Masisira ang strain. Dapat mag-breed kayo, Utsuri, Utsuri lang, Machoba, Machoba lang. Hindi nyo i-cross kasi sa ano stages na ito kung gusto niyo maging meron kayong mga quality na koi fish na breed dapat hindi niyo cross para ma-maintain ang strain kasi mahirapan kayo na ma-maintain ang strain kasi ang ano ang koi fish strain o koi fish variety ay byproduct lang yan ng ano crossbreeding ng iba't ibang koi variety at matagal na panahon ito ay napalabas nila at nami-maintain nila ang variety na ito. Ipakita ko yun sa inyo nitong mga genealogy ng koi para maintindihan nyo picture. Nasa aklat ito ni ano eh. Oh. Ito for example ang genealogy ng koi. Kita nyo ito ang ancestors nila. Ang una na koi variety itong magoy. Itong mga magoy. At sa asagi magoy. Ito mga old mga ancestors nila. Old strain. Ito yung pinakauna at mo may ano there na mayroong certain ano times ba yun na bas na mayroong higoy itong red na koi so kinocross nito ang higoy at magoy lumabas ang beko at kibiko at utsuri at ito shiro utsuri at Red Utsuri at Showa. Ito ang pinakalas ng Showa. Ang Showa ay byproduct lang ito ng pag-cross ng Shiro Utsuri at Ki Utsuri. So, ito na. Meron ng Showa. So, ang ano, ang Kohako. So, kung tingnan nyo oh, dito, iba ang lineage ng ano, ng Utsuri. Dito siya. Ang Kohako ay dito. Ito ang ancestors ng Kohako, Asagi at Kushiki. Kung makita nyo, Narumi, Asagi. Dito. So, pag-maintain, paglabas nito ng strain na Kohako, maintain ng mga breeders ito, na ma-maintain nila rin yung strain na ito by breeding ng ano, same kulay, same strain. At kinakal nila ang mga yung lumabas na hindi pareho. Yun ang para ma-maintain nyo ang strain, maintain nyo ang quality ng koi fish nyo. Hindi nyo i-cross kasi masisira ang mga strain. Umabot ito ng ilang taon bago nagawa ang Kohako. Malaman nyo kung gusto nyo malaman ang ano, koi fish history. Meron dito sa website ko. Nyo lang meron saan ba yung koi fish history sa may blog post ako nito koi fish history para alam nyo kung koi fish history
ngitong. Visit nyo na lang itong site ko, jubelcoicenter.com/koifishhistory. Yan, kung gusto nyo malaman, oh, tingnan nyo, oh, koifish history, galing sa ano, black carp or magoy from China. Yan, mga ilang taon pa yan umabot bago ito, magoy, bago umabot nito. So pag pinicrocross ninyo, ang tendency, babalik dito, kung maging meron ng mga patibang kulay na hindi maganda, so masisira ang itong strain na ano ito. Itong nga strain nga ang kuha ko ay ano yan eh, byproduct na niyang ano, yung mga breeders. Ilang taon nila yung ginagawa. Meron dito akong ano, sa ano kuha ko. Ano ba yung kuha ko dito? Basahin niyo din ito, itong kuha ko ko na vlog ko kung gusto niyo. Yan o, makikita ninyo ang ano, saan nagsimula ang kuha ko. Ang origin ng kuha ko, ayan. Imagine o, oh, 1830 Zukinburi. Dito is red ito ah. 1830 pa ito. 1830 din. Mga ilan pang dekada. Ayan o. Oh. Ilan pang dekada. Ah, ilan pang mga years bago lumabas ang ganito. So pag kinocross nyo ito ng ibang strain, masisira, mawala ito beauty ng kohago. Mawala itong strain. Saka mahirapan kayong magkakal. Kasi hindi nyo alam kung anong fry yon. Iba-iba ang lalabas. Mahirapan kayong magkakal. So, advice ko sa inyo ay huwag kayong mag crossbreed ng koi-koi strain nyo. Dapat yung kung anong strain yun lang para sa pagkaling hindi kayo merapan. For example, ang showa pag nasa below 1 month old, lahat black yan ang ano nyo, i-retain at ikal nyo ang ibang kulay na lumalabas. So, sa kuha ko din, medyo yellowish yung ibang undesirable traits during first culling ay i-ano nyo yan, kakal nyo. So, yan, mahirapan kayo sa pagkakal kung cross nyo. Bakit ma-importante ang kakaling? Yung bakit importante na yung magaganda lang at yung pure strain lang ang i-grow out niyo. Kasi ang koi hindi siya tutubo ng malaki at hindi siya malulusog. Madami ang ano i-grow niyo sa grow out mud pan niyo o saan niyo i-grow out. Kailangan siyang malaki na space, so dapat yung magaganda lang ang i-grow out niyo at alagaan niyo para hindi kayo lugi sa pagkain. At magaganda din ang kalabasan ng mga breed. Okay? Hope nakaintindi kayo. Comment lang down below kung